Okay, sa wakas, malapit na kami. Kunting test na lang. Hello mga ka-lovers, have a good day. So as you can see mga ka-lovers, in this video, ito ang pahirapan ng pagbili ng langis. Ang dami ng nagpipila mga ka-lovers. Hindi mo pa makita ang gasoline station sa layo ng pila. Ito ang sitwasyon mga ka-lovers pagkatapos na hinagupit ng bagyong Odette. Kaya ito na ang sitwasyon mga ka-lovers. Kahit bumili ka ng tubig, bumili ka ng langis, pahirapan ang pila mga ka-lovers, ang layo. So konting tiis lang mga ka-lovers, aabot din tayo sa dulo. So tingnan natin mga ka-lovers kung kailan tayo makabili ng langis. Nag-start tayo ng 6:30 AM. Kailan pa kaya tayo darating sa gasoline station? Ito mga ka-lovers, sobrang init. Sa opposite side na kami naghihintay yung mga ka-riders natin. Ito. Ito ang pila mga ka-lovers. Yan, makikita mo ang haba ng pila. Sa tagal naming paghihintay mga ka-lovers, may isang ginang naagaw pansin na umupo sa kanyang maliit na upuan na parang nasa bahay lamang. Sana po. Ang sabi ng mga kasama kong riders, bakit ang bagal ng moving ng mga motorcycles para natin sa mga private vehicles? Malapit na kami. Pilipin lang. For 6 hours na pagpila. Dito na kami. Yung iba mga ka-lovers, akala mo mag-iigit sila ng tubig. Pero hindi pala, mag-i-give sila ng gas para sa kanilang mga service, motor at vehicles. Alright. Ito ang pila ng mga galon na ka-lovers. Ito. Separate yung line ng galon, motorcycle at vehicle, separated yun. Yun ang system nila para mapabilis yung process. Yan, ang layo. Ang layo ng pila, ang haba ng pila mga ka-lovers. Ayan, selfie muna mga ka-lovers. Wow! Send it all!
kahit anong pagsubok na darating sa buhay, the most important is marunong pa rin tayong tumawa. So, tingga sa pag-intindi sa sitwasyon namin. Goodbye.